Ngayon ang ikalawang araw para sa ikapitong linggo para sa quarter 2. Ito ang kalendaryo ng buwan ng Pebrero ngayong taong 2021. Ito ang bilang 16. Katapat nito ang salitang Martes. Ika-16 ng Pebrero 2021. Ngayon ay araw ng Martes. Ngayon naman ay tumingin ka sa labas ng inyong bintana. Tingnan mo nga kung ano ang panahon sa araw na ito. Maaraw ba o maulan? Kahapon ay napag-aralan natin ang hugis bituin at letrang N at ang mga gusto at hindi gusto ng isang batang kinder. Ngayon ay itutuloy natin ang pag-aaral natin sa pagbabalik-aral ng letrang N. Mga salitang naglalarawan, pagbilang hanggang 10 at mga pangalawang kulay. Halika at muli nating pag-aralan ang tunog ng letrang N. Pagkatapos dito ay makikinig tayo sa isang kwento. Letrang N. Malaki at maliit na letrang N. Ito ang malaking letrang N. Ito naman ang maliit na letrang N. Ang letrang N ay nurse, niyog, niyog, noo, noo. Numero. Nota. Nota. Nara. Nara. Nipa. Nipa. Letrang N. Malaki at maliit na letrang N. Si Nene. Si Nene ay mabait na bata. Kaya mahal na mahal siya ng kanyang mga magulang. Masipag pumasok sa paaralan si Nene. Paborito niya ang pag-awit. Tinatandaan niya ang mga nota kapag siya ay kumakanta. Gusto ni Nene na maging nurse sa kanyang paglaki. Kapag walang pasok, gustong-gusto ni Nene ang maglaro kasama ang kanyang mga kaibigan na sina Natalie at Nonoy sa may lilim ng puno ng nara na nasa kanilang likod bahay. Minsan ay nakakatulugan nila ang paglalaro dahil sa napakasarap na simoy ng hangin doon. Minsan sumasama rin siya sa kanyang nanay sa pagtitinda ng niyog. Inaakyat pa ng kanyang tatay sa kanilang puno ng niyog ang mga tinitinda ng kanyang nanay. At minsan, ginagawang natatikoko ni nanay ang mga niyog. Paborito nila itong lahat.
Nene. N e ne nene. Nota. N o no nota. Ang maging nurse ang pangarap ni Nene. N at a na nurse. May dalawang kalaro si Nene, sina Natalie at Nonoy. Natalie, N at A, na. Natalie. Nonoy, N at O, no. Nonoy. Sila ay naglalaro sa likod bahay nila na may puno ng nara. Nara, N, A, na, nara. Nagtitinda rin ang kanyang nanay ng mga niyog. N, I, ni, niyog. Minsan ay ginagawa ng nanay niya ang mga ito na nata de coco. N, at A, na, nata de coco. Si Nene ay mabait. Ang mga magulang ni Nene ay mapagmahal. Mapagmahal. Ang nanay ni Nene ay masipag. Masipag. Ang salitang mabait, mapagmahal, at masipag ay mga salitang naglalarawan. Ilarawan mo nga ang iyong pamilya. Yay! Halika, bilangin natin kung ilang niyog mayroon ang larawang ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sampung mga niyog. Ilang mga nurse ang iyong nakikita? Bilangin natin. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sampung mga nurse. Ilang puno ng nara ang nasa larawan? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampu. Sampung mga puno ng nara. Mga pangunahing kulay. Pula, dilaw, asul. Pula at dilaw. Dilaw at asul. Pula at asul. Narito ang mga gawain natin
sa araw na ito. Iguhit ang masayang mukha sa bilog na nasa ilalim ng bituin kung ang larawan ay iyong gusto. Malungkot na mukha naman ang iyong iguguhit kung hindi mo gusto. Bilangin mo ang mga larawan sa kahon. Kulayan mo ang bituin na may tamang bilang nito. Maaari mong gamitin ang iyong kulay luntian, kulay kahel, at kulay lilang Crayola. Wow! Ngayon naman ay bilangin mo ang mga larawan sa kahon. Isulat mo ang tamang bilang sa maliit na kahon. Bilugan mo ang tamang larawan na tinutukoy sa pangungusap. Sa tulong ng iyong tagagabay sa pag-aaral, tutukuyin mo ang naglalarawang salita sa bawat pangungusap. Bakatin mo ang bituin at ang letrang N na nasa loob ng bituin. Isulat mo ang letrang N, malaki at maliit na letrang N. Sa tulong ng iyong tagagabay sa pag-aaral, pag-usapan at hayaang makapagbigay ng kwento tungkol sa kasabi ng pamilya, alagang hayop, laruan, pagkain o miyembro ng komunidad. Maglaro gamit ang iyong paborito at gustong laruan. Binabati kita. Natapos mo ang module para sa araw na ito. Bukas ulit! Lagi nating hugasan ang ating mga kamay at gumamit ng sabon.